para po sa mga seniors or kahit kayo ay 40 years old or 30 years old and above, maganda itong mga payo ko. Okay? Pwedeng-pwede sa seniors at kahit sa mga mature sa atin, ha? Tingnan natin, ha? I have around 17 tips. Number one, ito gagawin natin sa umaga. Pag-gising sa umaga, kailangan dahan-dahan lang. Kasi minsan, pag nagkakaedad tayo, pag-gising mo, okay ba yung utak natin? Okay ba yung kamay natin? Yung paa natin, namanhid ba? Kaya dapat slowly lang. Slowly pagbangon, kita mo sumakit ang likod niya, unat-unat muna, mga 1 minute. Pag okay na, bago tatayo. Okay? Dahan-dahan lang. I-warm up natin yung katawan natin. Tsaka maganda yung tulog at gising, pareho ang oras para masana yung katawan natin. Next, maganda po, iinom ng isang basong maligamgam na tubig. Pag senior na, mga isang baso na lang. Pero kung mas bata pa, kahit 2 basong maligamgam na tubig sa umaga, kailangan natin yan. Okay? Para lumabas yung dumi, yung toxin sa buong katawan na nag-ipon nung gabi. Kailangan may stretching tayo sa umaga. Ha? Hindi naman talaga exercise yan. Konting stretch, yung mga ginagawa kong stretch sa kamay, yung paikot-ikot sa shoulder, kailangan po natin yan sa umaga. Okay? Para hindi sumakit ang katawan. May warm up. Wina-warm up mo yung katawan. yan ang mga stretching. Actually, maganda itong mga exercise. Eh. Ito, tai chi to eh. Kung minsan may nagtuturo niyan sa mga park, magandang project to. Yung marunong magturo, mag-exercise ng tai chi, Chinese exercise siya, pero walang bigat siya. Pag ganyan-ganyan lang yan. Pero pawis na pawis sila. Napakaganda niyan po. Lalo na sa senior. Ito ang tip ko. Lalo na pa nagkakaedad tayo, 40, 50 years old, lalo na pag 60, walang jerky movements. Wala yung biglang galaw o biglang akyat. Pag bata tayo, di ba, meron tayo gusto, takbo tayo, di ba? Takbo, upo. Pero pag medyo may edad na, hindi na pwede yung dating takbo. Kasi yung dating takbo mo, baka mabiglang ma-sprain ka na dito sa Achilles mo eh. Yung biglang galaw mo, baka ma-sprain na yung kamay mo eh. Dapat deliberate na lang. Kasi nga, kumbaga nga sa baso, hindi na ganun katibay. Nung bata tayo, kahit anong alog mo sa katawan mo, okay. Pero ngayon, nagkakaedad na, syempre, konting alog, konting ganyan, ay masakit na agad. Ay, yung buto tumunog na. Hindi na masyado maka-twist. Diba? Yung kamay, hindi na masyado maka-open. So, ibig sabihin, mas kulang na yung range. Eh, yung range of motion. Kaya, walang jerky movements. Lalo na, hindi na lumalabo rin yung mata natin. Yan. Ito mga tips natin sa senior sa umaga. Kailangan masustansya yung almusal. Napakahalaga ng almusal. Healthy breakfast every day. Naturo ko naman ito sa mga video, itlog, kung may gulay, may isda, may prutas, for vitamin, protein, and energy. Kasi pag senior na nga, walang gana kumain, walang lasa, di ba? O pwede rin ang gatas. Ito, napakahalaga. Pag senior, o kung meron kayong maintenance na gamot, iinumin nyo na yung gamot nyo. Karamihan ng gamot sa umaga iniinom, di ba? Yung mga pang-morning medicines nyo. Nakalista. Yan, may lista siya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yan, naka-organize. Maganda may kasama ka, magre-remind sa'yo, oh, uminom na ba ako ng gamot ko? Oh, nakalimutan ko ba? Yan, may taga-remind. Kasi ayaw mo makalimutan, ayaw mo rin mag-doble yung dose. Yung iba, nagta-timer sa cellphone, nag-a-alarm pa. Huwag masyado magpapaka-stress. Mas tumatanda, mas mainit ang ulo. Accept na natin yun. Yun talaga. May pag-aaral yun. Mas tumatanda, siguro, pag sa lalaki, andropos, sa babae, menopause. Mas matanda, mas mainit ang ulo. Bugnutin. So, don't stress yourself. Huwag masyado mainit ng ulo, tataas ang blood pressure mo. Kailangan din, lalo na kung may sakit, nakamonitor blood pressure at blood sugar regularly. Yan, no? Kung meron sariling pang-monitor.
Lalo na sa Pilipinas, iwas heat stroke. Iwas heat stroke, oo. Minsan, hindi lang yung paglalabas eh. Ito, paglalabas, mainit, di ba? May dala siyang tubig. Ito, sa loob ng bahay, lalo na sa Pilipinas, pwede kang ma-heat stroke. Ang init kasi. Lalo na kung mahirap lang tayo, nasa, di ba, nasa barong-barong, ang init-init ng yero, pwede ma-heat stroke. Parang to, si Lola, oh. Naka-face mask pa, maiinitan siya talaga. Lalo na sa may edad, mahina pa uminom ng tubig. Pwedeng-pwedeng ma-dehydrate, ma-heat stroke ang may edad. Iwas aksidente. Masabi ko sa'yo, deliberate movements. Walang masama, kahit 40 years old lang, ay sundin nyo na to. Yan o, dahan-dahan. Okay, baka ma-accident ka. Lalo na sa banyo. Sa banyo, ako nga sa banyo kayo, umamin kayo, muntik-muntik kayo mahulog sa banyo, di ba? Minsan kasi ang dulas-dulas ng sahig ang problema. So may sahig na madulas, maglagay kayo ng mat. Kung may mat naman, madudumihan. Kailangan may railings. Ako nga, pag nagsha-shower ako minsan, di ba, may mga sabon-sabon. Ma-off balance ka eh. Pag bata ka, di ba, masabunan mata mo, baliwala. Pero pag may edad ka na, masabunan ng mata mo, naghihilamos ka na, nabasa yung mata mo, off balance ka na. Kaya ang ginagawa ko minsan, Doc Lisa, pag naliligo ako ganito, dinidikit ko yung kamay ko sa ano, sa isa. Sa isang, pader. Baka sa pader. Oo. Dumidikit ako. O yung katawan ko, dinidikit ko doon sa may lababo. Kasi ano yun eh, tulong yun sa utak natin for balance eh. Tulong yun eh. Ang pang-balance kasi natin, mata, yung katawan, proprioception, yung katawan, yun, tsaka yung tenga. Pag nabasa yung mata mo habang nagsha-shower ka ng, nagsha-shampoo ka sa ulo, nawalan ka na ng paningin. So, ang balance mo na lang yung katawan mo, eh, yung paa mo na lang nakadikit sa floor. So, mas marami nakadikit, mas may balance ka. Huwag mahuhulog sa CR. Yan, no? Kita mo, yung mga may rug, oh, may rug, kaya nahuhulog yan, oh. May rug, o oh, may mga gamit. Simpleng aksidente, naku, sayang ang buhay. Diba? Home safety, avoid accident. Pag sa senior, marami sa atin, diba, dumudumi tayo sa umaga, yan ang isang problema natin. Hindi nyo man na mapansin, pag dudumi kayo, lalo na pag constipated, sobra na hingal. Nagawa akong video niya. Bakit hinahapo pagkatapos dumumi? Bakit hinahapo, hinihingal, tapos umakit na isang palapag? Bakit? Siyempre, tumatanda, hindi na ganun kalakas yung puso, di ba? Marami ng mga sakit-sakit, baka may almoranas. Pas tumatanda, bumabagal din yung digestion natin, eh, yung galaw ng bituka. So, kailangan maraming prutas, maraming gulay, at gumagalaw the whole day. Yan, gumagalaw-galaw para gumalaw. Yan. Yan. Ingat sa constipation, ingat sa pagdumi, o baka ang init pa doon sa banyo nyo, baka magka-heart attack. Okay, so pinaplanuhan din yan. Tapos pag dumumi na, usually may pagod yan eh. Ako, minsan may pagod ng 15-30. Upo muna sa malamig na lugar. Prayer, meditation, gratitude, may tulong yan. Pag natapos mo na yung routine mo, naka-stretch ka na, nakakain ka na, nakadumi ka na, naka-CR ka na yan. Mental health benefits. Tingnan mo yung mga blessings mo sa buhay. Walking is the best exercise pang senior, pang lahat ng tao. Turo yan sa atin nung isang doctor na na-interview natin ba. Walking ang gamot. Sasabihin mo, Doc, ano reseta ko? Nahirapan ako huminga, mahina puso ko. Reseta mo, walking. Yan talaga. Basta ilakad mo, buong katawan lalakas. Paa lalakas, tiyan titigas, pati muscle dito, pati kamay mo gumagalaw. Walking, best exercise. Kahit anong edad, gusto mo light weights, very light lang. 2 pounds, 3 pounds lang. Fresh air pag nasa probinsya. Probinsya, I advise walking sa labas. Pero kung Maynila, baka depende sa bagay. Kung may sira na bagay nyo, siguro sa loob na lang ng bahay mag-walking o sa mall kayo mag-walking. Mall siguro mas better, may aircon. Kasi ang polluted na natin. Sobra pollution ng skyline natin sa Maynila. Kaya lumalabas ka nga, ay sira naman baga natin. Pag senior na, nagkakaedad, kailangan may lista. Kung ano gagawin mo sa isang araw. O, Doc Lisa Melia, nanglilista siya.
ilagay mo 1, 2, 3, 4, 5. Huwag din shortlist, ha? Huwag kang maglista ng 20, ma-stress ka, ang dami. Konti lang, limang gagawin ko ngayong araw, pupunta dito, pupunta, para hindi makalimutan. Siyempre, memory problem na rin, eh, di ba? Kayo nga dyan, 30 years old pa lang, memory problem na. Write it, stay focused, think about your goals for the day. Yan ang goal nila. Nag-shopping sila. Reach out to a friend. Ito kailangan ng senior, lalo na, hindi ka pa naman senior, pero lalo na pag senior na, ayan o, kaibigan. Kaibigan, pamilya, wag awayin ng pamilya, co-worker, kapitbahay, socialize. Kailangan yan for mental and physical health. Pumili ng positibong kaibigan. Call a friend. Okay? Ito maganda tong tip eh. Yung mood ninyo, yung mood natin, sa umaga, yun ang magdi-dictate ng araw nyo. Actually, kahit 20 years old ka, ganyan eh. Pag gumising ka na mainit ang ulo mo at bad mood ka na buong araw. Sa umaga ka dapat pinaka-good mood, sa umaga ka pinaka may willpower na ito gagawin ko. Sa hapon kasi pagod ka na eh. Kaya may routine ka dapat. Umaga pa lang, maganda na mood mo. Tsaka easy-easy lang, sabi ko, di ba? Relax lang sa umaga. Sa din problema, ang heart attack and stroke pinakamataas nangyayari sa umaga. Heart attack and stroke sa umaga. Bakit? Kasi minsan nasusobra excited eh. Sa bagong gising eh, bagong tayo, puro galaw, sobra excited. Kaya easy-easy lang, sabi ko, di ba? Good mood lang. And last tip, syempre, kailangan mahalin at i-appreciate ang partner natin. Basta may mabait na partner, nagsusupport sa inyo, masahaba ang buhay natin. Kung walang partner, pamilya. Kung walang pamilya, kaibigan. Kung walang kaibigan, aso o pusa na lang ang companion. Pwede rin yon. May tulong din yun. So dapat, mayroon tayong kasama sa buhay. Sana nakatulong tong video. God bless po.